Hey guys! Welcome back to my channel! So for today's video, ito na yung pinakahihintay, pinakahihiling yung video, which is yung phone tour. And as you can see, yung room ko, organized siya ngayon. Kasi nga, inayos ko talaga siya for this video. And nakita niya naman yung cleaning vlog ko, kung paano, paano ko siya nilinis. So, ayun, ipapakita ko na siya ngayon sa inyo. Pero, hindi pa siya, hindi pa ito yung talagang, gusto ko or ideal room ko. Ito yung ito lang yung nakayanan kong gawin this year. And ayun, ipapakita ko naman sa inyo yung 360 or yung full view ng aking room pag pagkapasok niyo dito sa pinto. And yan, ipapakita ko na siya sa inyo. Sorry kung natagalan. Noong October pa ata ito, hinihiling ng mga YouTube friends ko na ipakita ko na yung room ko. Pero, December na, besh! And ngayon ko lang siya gagawin. So, ngayon, yung video natin is yung room tour 2020. Siguro, gagawa rin ako ulit next year if ever may progress ba or what. Pero yung plan ko kasi is, yung mga plan ko na lang is ilalay ko sa video. I-insert ko na lang yung mga gusto ko. And itong mga ibang items dito sa room ko, iba, ilalagay ko na lang yung name. Kung saan ko sila nabili para if interested kayo, pwede rin kayong makabili. So, yeah, without further ado, let's just get right into the video. Yes! And ito yung first part. So, kita ko sa inyo, this is yung door. Yung door na po, hindi siya kahoy. Plastic talaga siya, guys. And, ayun, yun lang yung design niya. Parang wood type yung design niya. Pero tapos, yan yung design niya, girl. Para nga siyang CR kung tutusin. Kasi nga, hindi nyo naman. Ayan. Tapos ito, dito na lang sa amin yung mga tuwalya ko. Ay, tuwalya namin na pakapitin ko kasi dito kay Chan. Tapos dito niya nilalagay yung mga laundries niya. Ganyan, kasi magkaiba kami. So, ayan dito. And then, cabinet niya yung mga kung kayo mag-inviting, ganyan, or out of the team na gamit dito sa park. Ayan, gamit na po ang team ko yan. Dito sa part na to, ito yung part niya or side niya. So, ayun, yun din yung mga higaan niya. Wala siya dito ngayon kasi na natulog siya sa bahay ng kapatid ko. Next is dito. Dito tayo sa aking cabinet. Let's go! Ito yung cabinet ko, guys. Ayan, may mirror lang siya. Malaki rin yung mirror niya, parang half body yun. Tapos dito sa mataas niya, ayan, may nilagay akong ganyan. Wala. Parang patch lang yan. Tapos nilagay ko siya dyan. Tapos pag open mo, ayan, yung gamitan ko, guys. And, diba sinasabi ko sa inyo, addict na ako sa, tawag dito, crop top. Ayan, yan yung sinasabi ko, guys. Dito, yan, sa pataas na yan. Crop top na lahat yan. And then, ito yung mga usual clothes ko lang. Tapos, casual. Yung mga nandito is, what do you call it? Pajamas, ganyan. Tapos, may isang damit lang na nahiwalay doon. Kulay black. Kasi nga, bibigay ko siya bukas sa friend ko. Kasi nga, hinihingi niya. So, yun, binigay ko na. And, yan. Mga picture ng BTS. Tapos, ito yung first logo namin for marketing. Basta may subject kami na kailangan mag-present nung product presentation. Tapos ako yung gumawa ng logo. Ayun yung logo namin. And yes, next is dito tayo. Wait, baba ko lang kayo. Ayan. Tapos ito naman pag open nyo. Ayan. Mga damit ko lang for pag may event, ganyan. And also yung mga ginagamit kong damit if nag-film ako ng videos, ganyan. Tapos ito, dito yung mga pants. Tapos ito yung mga, hindi siya maong. Basta, pang bottom siya lang siya. Tapos, ito naman, ginamit ko to for my picture sa Instagram. If hindi pa nakikita yung picture ko na yon, ilalagay ko na lang dyan. Or, you can check my Instagram. Mga dress, ganyan, off-shoulder. Yung mga crop top, hindi ko na nilalagay sa ganito kasi nga, masyado silang marami. Pero ayan, naka-organize siya from color to color. Mga black, blue, yellow, red, ganyan, white. Ayun. Yun lang yung damit ko na pamasyal. So, kung nagtataka kayo kung bakit paulit-ulit yung ginagamit ko for filming. Ayan. Hindi ako masyadong buwibili ng mga ganitong damit. Kasi hindi naman ako lumalabas.
Tapos dun sa taas is yung box nung pinadala sa akin na album ni Kang Daniel. Yes, nalalo ako nun sa giveaway sa G-Market. Yun yung box. Di ko siya din natapon and nilagyan ko siya ng mga, ang tawag doon? Bubble wrap. Yun, and then yung mga bag ko. Tapos yung nasa loob is yung isang box ulit. Tapos nilagyan ko ulit ng bubble wrap. Kasi marami akong bubble wrap. Mahiling ako mag-order. Tapos ayan, nilalagay ko yung mga bag ko dyan. So, yun lang yung laman nito guys. Yung cabinet ko. Tapos dun sa baba is mga shoes ko lang. Random shoes. Tatatlo lang naman. Yun lang yung laman niya guys. Yun lang yung laman ng cabinet ko. So, ayan. Dami na naman. So, oh my god. Mababash na naman tayo dito. Pero ayan, next na is dito sa kama and dun sa aking vanity kasi marami dun. Marami akong ma-explain dun. So, let's go. And also, nakalimutan ko, itong blinds pala na to is binili ko sa Shopee for 800 or 700 pesos. Ay, hindi ko na maalala. Pero lalagay ko yung link sa description box if gusto nyo. Ang size nito is 120 by 180 centimeter ata yun. Hindi ko na maalala, pero lalagay ko yung link sa description box down below. Ayan, dito naman tayo sa akin, bed. Yung bed ko is single size lang siya, pero makapal kasi dalawang foam yung nakalagay dito. Kaya ayan. Ayan, yan yung tapestry ko. Yung tapestry ko, binili ko rin sa Shopee. Ilalagay ko yung link sa description box. And ito ang dami nagtatanong sa inyo kung saan ko nabili. Ito is inspired sa K-drama ni Lee Jung-suk yung While You Were Sleeping. Nakita ko to dun. Tapos, ayun, nakita ko naman siya dito sa may shop dito sa amin. Tapos, ayun, binili ko. Hindi ko siya binili sa online. So, hindi ako makakanap. Siguro, tatry ko maghanap ng link for this one. Pero, yeah, ang cute niya kasi. Tapos, yun, di ba? Tapos, ito, pillow neck. Alam niyo naman, neck pillow. Alam niyo naman, hindi ako nakatulog ng neck pillow kasi mabilis ako mag-stiff neck. So, yan. And if you don't know, addict ako sa Hello Kitty back then nung mga sa junior high school ako. Up until now naman, pero hindi na masyado. Pero nung elementary, junior high school, and hilig ako sa mga Hello Kitty kaya meron akong Hello Kitty dyan. And itong aking bedsheet and yung pillows is binili ko rin sa Shopee sa Angbon PH. Di ba sikat na sikat to noon yung bedsheet na ganito, yung square lang na black and white. And also, sakto siya sa team ng room ko, which is black, white, and pink lang. So, binili ko na rin siya. I think I bought it for 250 pesos. I-link ko sa description box down below. And ito namang unan. Ito, BTS siya. Binili ko to sa Manila at ano, nung nagpunta kami, yeah, 2018, diba? Hindi ko alam kung saan part sa Manila, basta nakita ko lang siya, then pinabili ko sa dito ko, hindi rin naman niya, up until now, nandito pa rin sa akin. Yun, yun lang yung nandito sa aking bed. Ito namang little doggy ko is, inuwi siya ng dad ko from Korea. So, ayun lang. And, move na tayo sa vanity kasi anong oras na? Mag-11 na eh. Nag-move pa rin ako. So, let's go. Ayan! We're here na, guys. And, ano pa uunahin ko? So, ito yung view ng aking vanity. Yung, ang dami natanong kung saan ko daw binili yung vanity desk ko or ito, yung mesa ko. Vanity table ko. Pero, hindi ko masabi kasi nga pinagawa ko siya sa dad ko. Customized siya. Ilalagay ko siguro if mahahanap ko yung nakita ko sa Pinterest na katulad nito kasi nga doon ako nagtingin-tingin sa Pinterest. Alam niyo man nagiging designer lahat ng tao pagka mag-Pinterest. So, ayun, nagtingin-tingin ako sa Pinterest noon tapos sabi ko, tinanong ko si Daddy if kaya niyang gawin. Sabi niya, oo. So, ayun, ito siya. And lahat ng gastos ko dito is around 6,000 kasama na yung hanging cabinet, guys. So, ayun, hindi naman kasama yung labor or parang sahod kasi nga dad ko lang naman yung gumawa. Pero yung mga materials, 6,000 lahat. 6,000 or more than 6,000, basta around that. Hindi siya lalagpas ng 10K, 7K, ganyan. So, mga nasa around 6K lang siya. And also, itong electric fan ko. Hindi ko lang kung na-upload ko yung vlog na yun na inaayos ko to. Pero
I think hindi. Pero I bought it with my own money din. And yung mga gamit ko pala dito sa room ko is I bought it with my own money. Kasi nung birthday ko, nung 18th birthday ko, binigyan ako ng money ng parents ko. So, yun yung ginamit ko. And ito yung aking electric fan. Green siya out of the tin. Kasi nga, napabili ako kina mama. Sila bumili nito. Sabi ko, white or pink yung bilhin. Kaso nung uwi sila, green yung nabili nila. Ayun. Yun yung story behind that. Tapos dito. Wait, lalapit ko kayo para makita nyo. Ayan, ginagamit ko na, ayan, ginagamit ko lang muna yung phone ko, sound phone ko, para mag-vlog, para makita nyo yung malapitan. And, ayan, dito sa first part, ayan, yung mga skincare ko, alam niyo naman na Nature Republic baby ako, and aloe vera, yung, lalo yung aloe vera yan, super dami kong ganyan dito, wait, tingnan nyo. O, diba, hindi man halatang super addict ako sa aloe vera ng Nature Republic, and yan yung mga face mask. Tapos ko nang gamitin and yung mga pulbos, ganyan. Ayan. Tapos dito sa part na to, yan. Facial wash. Tapos dito ko nilalagay yung mga always kong ginagamit like concealer, mascara, lip tint, sunblock. And ito yung ginagamit ko naman kapag may parcel. Ayan. Tsaka kaya may cutter dyan. Tapos mga ballpen kapag gumagawa ko ng module. Tapos ito mga face roller and then hair brush. Yun. Ito yung ginagamit ko ang panlinis ng brush kaya nandyan siya. Pero hindi ko siya ginagamit for like rice. Kasi ginagamit ko lang talaga siya for makeup brush cleaner. Ayan. Yes! Eh, ayan, may pa Christmas lights effect tayo dyan. Kaya mayroon sa gabal. Sa bagal. Pero ayan, ito, binili ko rin siya sa Shopee, guys. And ililink ko siya sa description. I got it for, I think, nasa 280 pesos. Ayan. So, ang laman nito is, wait. Ang problema lang kasi dito, hindi siya sakto yung pagkaka-slide-slide niya. So, ayan, may face mask pa akong dalawa dyan. Tapos, ito yung box nung isang lip balm na binagay sa akin or napanalunan ko sa giveaway. And ito naman yung Squad Cosmetics na eyeshadow and then mirror tapos Christian Dior na makeup eyeshadow palette pala. And then these are my contact lens. And then ito, pantos ah, ginagamit ko for dito sa eyeliner. Yun. Tapos mga highlighters, makeup eyeshadow palette. Tapos ito, mga napanalunan ko lang sa giveaway yung iba dito, guys. So, ayan. Tapos dito, mga lipstick. Dito is set na pala siya, guys. Around 280 ko siya nabili. And kung bibilhin mo siya separate, parang mas mahal kasi 250 ata yung isang ganito. Tapos 160 or 100 yung ganito. So, ayun, tipid na din. Tapos ito, dito ko nilalagay yung mga bulbo, and then eyelash curler, yung mga lagi kong ginagamit na lip tint or lipsticks. And ito, sanitizer gel. Tapos, ang tawag dito? Yung ginagamit ko if may pimples, ganyan, or blemish. Yan. And then, may vase doon. Naghanap ako ng pwedeng ilagay dyan na flowers. So, ganyan. Ganyan pa rin siya hanggang ngayon. Tapos dito naman, nilalagay ko yung mga eyeglass and gel shades. Tapos dito yung mga freebies na nakukuha ko pag bumibili ako ng mga skincare, ganyan. Ayan. Tapos yung mga paletter-letter nila, ganyan. Ayan. Asterism yung recent na buy ko for earrings. And then ito yung mga face mask, ganyan. Tapos dito ko nilalagay yung mga to-do list ko. Ayan. Tapos, ayan. Mga ginagamit ko for pagsusulat, ganyan. Pag mag-marker ng module, ganyan. Then, accessories. Yan lang yung mga accessories ko, guys. Nakikita nyo naman siguro hindi ako masyadong ma-accessories na tao. And ito naman yung aking desk. Dito ako nag-encode or minsan pag tinatamad akong maglabas ng laptop, ito yung ginagamit ko, yung keyboard. And yung sister ko yung bumili nito, pero tatanong ko siya kung saan niya nabili para ililink ko na rin sa description. And ito naman, guys, yung tablet. Yan. Tapos,
ito, yung phone holder siya, pero kaya niyang buhatin yung tablet. So, yan. And nakuha ko siya for 60 pesos lang, guys, si Shopee. Ayan, yan siya. Maganda siya. In fairness, 60 pesos lang yan. Tapos ito, yung box pa rin ng new phone ko, which is na-unbox ko na siya. Hindi ko alam kung anong mauuna, itong unboxing ba ng cellphone or yung video na to. Ayan. Yan yung vase. Itong vase na to, hindi ko siya bili. Inuwi siya ng dad ko from Korea din. And then, yung mga books na hindi ko na nagagamit, ilagay ko na lang siya dyan para hindi siya kainin ng mga daga. Tapos, ayan, mga picture ko lang nung birthday ko, 18th birthday. Tapos, ayan. And then, dito, nakita nyo na to sa Clean With Me vlog ko. Pero, ayan. Dito, yung mga perfumes na hindi ko na masyadong ginagamit. Ginagamit ko lang siya for design kasi hindi ako masyadong ma-perfume na tao. Mabilis ma-irritate yung ilong ko. So, ayan. Ito, gift siya sa amin ng sister ko. Ito yung akin, ito yung kanya. Tapos, ito yung mga keychain kapag pumupunta kami sa iba-ibang lugar, ganyan. Ayan, manawag, ganyan. Bibili kami lagi ng ganyan, mga keychain. Tapos, ito yung mga photo card ko. Ayan, official photo card, which is kinocompile ko sila dyan para hindi sila matupi-tupi. And ito, Yuki's Kiss Tour in Manila kasi mahilig din siya sa K-pop yung sister ko noon. Binigay niya lang ito sa akin. And ito, binigay naman ng friend ko. And, yan. Ito, gift din ni Lorena. Thank you so much. Ayan. Tapos, ito, binili ko. Ito, yung first album ko ata. Ito, yung Love Yourself. Answer ba yan? Basta yan. Yung Love Yourself. And ito. Ang problema ko dito, guys. Nagganyan na siya yung kulay niya, oh. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero... Ayun. Tapos dito yung GOT7 album. And then yung napanalunan ko ulit. Ayan, dito sa part na to is yung banner ko ng 101. And then handwritten letter ni Ate Rain sa akin nung nanalo ko sa pag-giveaway niya. And binigay ito ni Ate Tris. Ayan. Ayan, yun lang yung laman niya. And then dito sa taas, ginawa ko talaga siyang pang-treasure lang. Kasi nga, syempre main group ko talaga sila. And this is Jungwoo, Tuyang, Asahi, yan. Yung mga albums nila. Tapos dito naman sa part na to. Wait, yan. Yung cup sleeve event. Nung punta kaming Manila to, kinuha siya ng friend ko. Or parang hiningi siya ng friend ko. Tapos binigay niya na sa akin. Tapos ito, binigay rin nung GOT7 album. GOT7 concert. So, ayan, yung mga picture namin ni Ate Jamie and picture namin ng sister niya nung GOT7 keeps spinning. So, ito, guys. Tubig lang naman ito, ah. So, huwag niyong expect na may inom ako. Pero, ayan, tubig lang laman niyan. Tapos, glide stick and album. Tapos, yung mga poster ko nandun na. Kasi, hindi ko siya pwedeng idikit. Medyo, hindi okay. Yung theme ng room ko kapag tinikit-dikit ko sila. So, nilagay ko muna lang sila dyan. So, if ever may mga pag-giveaway ako in the future, yun yung gagamitin ko or bibigay ko. So, ito yung mga pop socket na binili ko sa Shopee and kinumpile ko na lang sila dyan. Along with yung mga pa-freebies nung GOT7 concert. Ayan, si Jackson. Yan, yun lang yung laman ng aking hanging cabinet, guys. Yan. Ayan, yung mga minions, tas box ni Ate Jamie. Ayan lang. So, that's it for my room tour, guys. Sana nag-enjoy kayo kahit na konti lang nung gamit sa room ko kasi hindi naman siya masyadong malaki. And also, gagawa pa rin naman ako ng room tour next year. Abang-abang na lang kayo. And ayun lang yung ating video for today. Sana nag-enjoy kayo and sana na-fulfill ko na yung mga request nyo na room tour dito, room tour dyan. Pero, yeah, sana nag-enjoy kayo kahit na marami na namang so, matitigil na naman yung mga basher dyan, ganyan. So, dami mo nang so, ayan, ang dami mong ganito, ganyan. They will still count yung mga sinasabi kong so, ganito, ganyan, like. Ewan ko sa inyo. Pero, ayun, salamat na lang sa panonood and pagbibilang ng mga sinasabi kong so. Pero, yes.
sana nag-enjoy kayo sa video na to. And also, today is 28, December 28 na, so late Merry Christmas. Sana na-enjoy nyo naman yung Christmas kahit na pandemic or kahit nasa bahay lang tayo. Ayun, hindi ako nakapag-vlog ng Christmas kasi hindi ako hindi ako gising nung Christmas. Natulog ako mga 10 p.m. parang tulog na ako. Tapos pagising ko 4 a.m. na sis. Tapos na ang Christmas. Tapos na yung, alam mo yan, yung traditional na pag celebrate ng Christmas, which is 12 a.m. ganyan. Hindi ako nakagising nun. So, ayun. Ano pa ba yung gusto kong sabihin sa inyo? Wala na. Merry Christmas and Happy New Year, guys. And thank you for being a part of my 2020. Alam ko, hindi ako masyadong nag-upload or update this 2020. Pero I hope na next year, makakapag-upload pa rin ako. And sana wala ng breakdowns. Or parang, alam niyo yun, sana mag-grow na talaga yung channel natin in the future. Yun lang. Salamat sa panonood. Don't forget that happy girls are the prettiest. Annyeong!